Our GCED highlight for today is all about human rights. Pamilyar ka ba sa pelikulang House Husband? Ito ay isang pelikulang Pilipino na pinagbidahan ni Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo kung saan ipinakita ang pagbabago sa gampani ng isang mag-asawa sa loob ng kanilang pamilya. Matapos mag-resign sa trabaho si Rod Alvarez, ang tauhan na ginampanan ni Ryan Agoncillo, isang bank manager, siya ang nangalaga sa kanilang tahanan at mga anak habang ang kanyang asawa na si Mia Alvarez na pinabidahan ni Judy Ann Santos ay nagtrabaho sa isang insurance company upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Bagamat ang tagpuan sa pelikulang ito ay sa loob lamang ng bansa, ito ay may pagkakatulad din sa mga asawang babae na nagtutungo sa ibang bansa upang magtrabaho habang ang asawang lalaki ang naiiwan sa tahanan at ginagampanan ang pagiging house husband. Ayon sa Philippine Statistics Authority, sa 2.3 milyong Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa noong 2017, 53.7% ay mga kababaihan. Karamihan sa mga ito ay mga ina na mas pinipiling magtrabaho sa ibang bansa upang tulungan ang kanilang pamilya at matustusan ang mga pangangailangan. Lumabas din sa pag-aaral ni New York Deputy Director Vanessa Tobin sa International Conference on Gender, Migration, and Development ng United Nations Children's Fund or UNICEF noong 2008 na ang labor migration ay nagdulot ng matinding epekto sa relasyon ng pamilya at masigit itong mahalaga kaysa sa benepisyong pang-ekonomiya na natatamo buhat sa mga women migrant workers. Karagdagan pa, ang feminisasyon sa migrasyon ay nagpapahiwati ng pagbabago sa gampani ng babae sa ekonomiya ng bansa at sa lipunan at higit sa lahat sa loob ng kanilang pamilya. Ayon pa kay Tobin, bagamat ang kita mula sa ibang bansa ay nakatutulong lalo na sa pag-aaral ng mga anak, hindi naman tuluyang nagbabago ang estado sa pamumuhay ng pamilya dahil ang salaping natatanggap ay kadalasang sapat lamang sa pantugon sa pangangailangan. Sa pag-aaral naman na ginawa ng Migrante Anak Pamilya Foundation, masigit ang epekto sa mga anak kapag ang nanay ang umalis sa tahanan. Kadalasan, ang panganay na anak na babae ang umaako ng gampani ng ina, habang ang tatay ay nagsisikap na magampanan ang pagiging ina at ama sa loob ng tahanan. Paano nauugnay ang pelikulang House Husband sa isyu ng pagdami ng mga ina o asawang babae na nagtatrabaho sa ibang bansa habang ang asawang lalaki ang naiiwan sa tahanan? Kapag sinuri ang pelikula, ito ay nagpapakita ng paghamon sa kulturang Pilipino pagdating sa gampani ng asawang babae at lalaki sa loob ng pamilya. Bunga ng kinalakihang paniniwala na ang babae ang dapat mag-alaga sa loob ng tahanan at ang lalaki ang tumutusto sa pangangailangan, matindi pa din ang gender stereotype sa bansa. Ito ay makikita sa isang eksena sa palabas kung saan binanggit ni Rod na ayaw niyang pagtrabahuhin ang asawang babae kahit nakatapos ito ng IT at dapat nasa bahay lamang para alagaan ang mga bata. Ngunit bunga ng mga suliraning kinaharap ng pamilya, nagbago ang gampaning ito sa pelikula. Gayun din, makikita ang epektong ito sa mga pamilya ng asawang babae na nagtatrabaho sa ibang bansa. Paano nito binago ang gampani ng dalawang kasarian sa loob ng pamilya at sa lipunan? Bunga ng malaking bilang ng mga babaeng nagtatrabaho sa ibang bansa, ang ilang gampani ng babae sa lipunan ay unti-unting nagpabago. Lumabas sa pag-aaral na isinagawa ni Lourdes Bineria, isang Spanish-American economist sa mga bansa sa Latin America, na ang gampani ng mga kababaihan sa loob ng kanilang pamilya ay nagbago nang pinili nilang pumunta sa Europa upang magtrabaho. Kaugnay nito, ayon sa pag-aaral na pinamagatang Neither Heroines Nor Victims, Women Migrant Workers and Changing Family and Community Relations in Nepal, noong October 18, 2017, lumabas na ang mga kababaihang Nepalese na nagtungo sa ibang bansa upang magtrabaho ay nagbunga ng pagbasag sa gender stereotype sa kanilang lugar. Ilan sa mga ito ay ang pagkakaroon ng malaking bahagi sa pagdedesisyon sa pamilya, financial independence, pagkuha ng trabaho sa mga sektor ng ekonomiya ng kadalasang lalaki ang nagtatrabaho at iba pa.
Sa kabila nito, hindi maikakaila na marami pa rin ang trabaho na may tuturing na gendered professions o mga trabaho na naaayon sa kasarian ng babae tulad ng domestic helper at child care work. Sa kabilang banda, ang gampani ng kalalakihan ay nagbago din. Isang pag-aaral na pinamagatang Migrant Mothers, Left Behind Fathers, The Negotiation of Gender Subjectivities in Indonesia and Philippines noong October 27, 2016, lumabas na nagkaroon ng panibagong kahulugan ang gampani ng asawang lalaki sa loob ng tahanan. Ipinakita sa pag-aaral na ang konsepto ng pagiging mabuting ama ay hindi na lamang nakaangkla sa abilidad na tustusan ang pinansyal na pangangailangan ng pamilya, kundi ang kakayahan ng mga asawang lalaki na maalagaan ng mga anak, siguraduhin ligtas sa mga ito, at maisagawa ang mga gawaing bahay at iba pa. May ilang mga asawang lalaki na nagtatrabaho pa rin kahit mababa ang pasahod, kumpara sa mga asawang babae na nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa kabila nito, ipinapakita din sa pag-aaral na hindi pa ito tuluyang nagpapakita ng pagbabago sa gender roles at gender ideology sa pagitan ng dalawang kasarian. May ilang mga asawang lalaki na tinitignan lamang ang sitwasyon na pansamantala at babalik din sila sa pagiging provider ng pamilya. Mula sa sinuring pelikula at sitwasyon ng mga asawang babaeng nagtatrabaho sa ibang bansa at mga house husband, ipinapakita dito ang kahalagahan ng pagkilala sa karapatan at kakayahan ng parehong kasarian. Bagamat masasabi na karamihan ng lipunan sa daigdig ay nakakulong pa rin sa kinalakihang paniniwala sa dapat tagampanin ng babae at lalaki sa pamilya, hindi maikakaila na unti-unti itong nagbabago. Ang pagkilala sa nagbabagong gampani ng babae at lalaki sa loob ng pamilya at sa lipunan ay bahagi ng pagkamit ng pagkakapantay-pantay sa kasarian o gender equality. Ito ay hindi lamang isang karapatang pantao, kundi ito ay mahalaga upang makamit ang isang lipunan na mapayapa at matamo ang kabuuang potensyal ng isang individual, anuman ang kasarian, na makakatulong sa pagkamit ng kaunlaran. Sa araling ito, aking nasuri at napatunayan ang kahalagahan ng pagbubuo ng pamahalaan ng mga batas, programa at mga kasunduang nangangalaga sa kapakanan ng mga manggagawang nangingibang bansa. Sa paraang ito ay maiiwasan ang hindi mabuting epekto ng migrasyon sa aspektong panlipunan, pampolitika at pang-ekonomiya. Tandaan, maging malas sa lipunan, ang pagbabago ay nasa ating kamay.